Kung meron man dapat matutunan ang isang eksperyensyadong nagmamaneho, ito ay ang malaman ng ibig sabihin ng mga road markings, mga linya at guhit na makikita sa ating mga kalsada. Layunin ng mga road markings na ito na madisiplina at maiayos ang takbo ng trapiko. Dito sa Pilipinas, madalas binabaliwala ng ilang mga motorista ang mga road markings. Marahil ay dahil sa kamangmangan o dahil nakasanayan na ng karamihan na labagin ito. Pero hindi ito ibig sabihin na kailangang ibilang natin ang ating mga sarili sa mga lumalabag. Kung kaya't kailangan nating maintindihan kung ano ba talaga ang kahulugan ng mga road markings. Ano-ano ba ang mga basic road markings sa Pilipinas at ano ang ibig sabihin nito? Meron tayong white lines, yellow lines, blue lines at iba pang road signs. Ang isang diagonal white line o puting linya sa gilid ng kalsada ay nagpapakita na ang isang lugar ay hindi na bahagi ng aktwal na roadway. Hindi dapat inuukupa ng mga tumatakbong sasakyan ang mga lugar sa labas ng puting linya o solid line. Ang solid white center line naman ay upang paghiwalayin ang dalawang daloy ng trapiko. Solid ito o walang putol. Dinidisiplina nito ang driver upang huwag mag-overtake maliban na lamang kung walang kasalubong na sasakyan. Ang mga broken white line naman o mga putol-putol na linya ay maaring makita sa dalawang sitwasyon. Ang isa ay kung nasa two-lane road ka. Pinapakita nito ang center o gitna ng two-lane road. Ang isang broken white line naman ay ginagamit sa mga multi-lane road na gumigiya sa mga drivers sa iba't ibang kalsada. Pwede kang tumawid o mag-overtake sa mga broken white line basta't maging alerto lamang. Ang mga solid yellow line divider naman ay mahalaga lalo na sa EDSA. Ipinapakita nito ang bus lane sa EDSA. Kung tutuusin, ito ay dapat para lamang sa mga bus, subalit nagagamit na rin ng ibang sasakyan. Kung makakakita naman ng solid yellow line na naging broken yellow o white line, ibig sabihin nito ay okay lamang na gamitin ang kalsada ng ibang sasakyan, bukod sa mga bus. Pero mag-ingat dahil teritoryo pa rin ito ng mga bus. Ang mga yellow box naman na may X ay makikita sa mga intersection. Hindi ka dapat makita na nakatigil sa loob ng yellow box. Kung mapansin na congested ang traffic, hindi dapat maghintay sa loob ng yellow box. Kung makakita naman ng broken blue lane, ito ay isang designated lane at hindi dedicated lane para sa mga motorsiklo. Ibig sabihin, dito lamang dapat ang mga nagmomotor, subalit pwede pa rin daanan ng ibang sasakyan. Mayroon ding ibang road signs na makikita gaya ng mixed double lane divider. Ito ang mga solo yellow line na may broken yellow o white lines. Ito ay makikita sa mga kalsada na kung saan ang main road ay nag-i-intersect sa mas maliit na kalye. Ang yellow lane ay nagpapakita na hindi ka dapat tumawid. Ang puting linya naman ay nagpapakita na ang sasakyan mula sa maliit na kalye ay pwedeng makihalo sa highway. Ang zebra crossing naman ay markings para tawiran ng mga tao. Hindi pinahihintulutan na ang mga sasakyan ay tumigil dito. Bukod sa makikita, mararamdaman mo rin ang mga markings na ito. Ang mga rumble strips ay nagbibigay ng hudyat sa mga driver na bumagal ng takbo o mag-slow down. At ang mga lane arrow, ito ang magtuturo sa mga motorista kung saan maaaring pumunta. Maaari itong single head arrow, double head arrow o U-shaped arrow. Ang single arrow ay nagsasabi na maaari kang dumiretso. Ang double head arrow naman ay maaari kang kumanan o kumaliwa. Habang ang U-shaped arrow naman ay para sa mga U-turn slot. Tandaan na mahalaga ang maging isang responsableng driver. Huwag gumaya sa iba na binabaliwala ang mga road markings. Maging ehemplo at patunay na kahit sino ay pwedeng maging mabuting modelo sa kalsada. Mon Hokson, UNTV News and Rescue.